Hello guys, welcome sa aking munting bakuran or tahanan. So, bago ako mag product review dun sa ating product, gusto ko munang mag shout out sa aking mga kagwaps dyan. Kay Ma'am Jackie Shave or Jackilicious Shave, and sa mga iba ko pang mga kagwapaks dyan, and also kay Sir Popoy Donix Studio TV, maraming salamat po, shout out po sa inyong lahat. So anyway, eto, after 1 week ng aking paggamit ng product na isinare ko sa inyo, so eto, magbibigay na po tayo ng opinion, hindi naman opinion yun, or comment about sa product na ginamit ko. So, ang kanyang effect ay, sa akin, itong Nature Republic, sa totoo lang talagang hiyang talaga ako sa product ng Nature Republic. So, dun sa unang ginamit ko na yung kanilang aloe vera na soothing gel, yung nasa green na na bilog na lalagyan. Okay sa akin yon, ginagamit ko rin siya sa siko, sa tuhod, tsaka sa paa ko, ginagamit ko rin yon. Tapos yon, nagmo-moisturize nga siya at lumalambot yung mga yung mga dead skin mo. Yon. So sa akin to, okay naman siya sa mukha ko. Mabango siya. Yon, sabi ko mabango siya, then pinalambot niya yung dapat lumambot. Tapos yun, parang nung una kasi, no, bago ako gumamit ng product na pinakita ko sa inyo, ay parang stress na stress yung pagmumukha ko. So, sa akin, ito medyo nalinis niya yung mukha ko. Okay siya guys, tapos sa gantong kalaki, matagal mo na ito mauubos, ilang months siguro, kasi hindi mo naman masyadong dadamihin yung paglagay, konting-konti lang. So, sa akin, okay itong Nature Republic na kanilang Soothing and Moisture Aloe Vera Foam Cleanser. Yun. Mas maganda din kasi guys, kung meron kayong electric cleanser, ay mas malilinis niyang mabuti yung mukha nyo. So guys, meron nga pala akong vlog sa electric cleanser. Lalagay ko na lang dyan sa baba para mapanood nyo, and kung magkano yung bili ko sa electric cleanser na ginagamit ko. So next ito, ginagamit ko to sa katawan ko. Ay, basa guys. Yan o. Bukas kasi, hindi ko siya tinatanggal sa So, malapit na siya maubos. So, eto, sa akin, ang ko sa kanya, hindi siya mabango. Yung parang natural na sabon nga lang na ginagamit natin na pang rejuvenating. Parang ganun din yung naaamay ko sa kanya. So, sa akin, parang wala naman, basa o. Parang wala naman nagbago. Mabilis siyang matunaw, then para sa akin hindi ko siya bet, para sa akin parang wala naman nangyari sa katawan ko, sa kutis ko, kung may nag peeling, wala naman guys. So parang normal na sabon lang talaga siya, then yun nga lang, hindi ko rin gusto yung amoy niya. Para sa akin hindi siya okay, pero kung sa mga gumagamit ng ganito at okay sa kanila, yun, depende naman siguro yun sa mga skin type guys. So, 1 week ko pa lang naman siya nagagamit, pero wala pa siya yung sinasabi nating effect. Diba sa mga natural na mga gamot, na mga sabon na ginagamit natin, ay nakikita na natin yung effect agad. May feeling or something na nakikita nyo naglalighten na yung balat nyo. Para sa akin, hindi ako hiyang dito sa sabon na to. So, sunod, ito, diba? Ito yung pinakita ko sa inyong cleanser ko na Eskinol. So, ito talaga, guys, talagang legit na legit talaga tong Eskinol. Kahit saan, kahit ilang taon na ang lumipas, legit talaga siya. So, ito, guys, hindi talaga itong mawawala sa akin. The best talaga itong panlinis ng mukha. Sa mga ayaw din mag-try gumamit ng mga rejuvenating na gusto nilang mild lang yung lilinisin lang yung mukha, lalo na sa mga teenager na medyo baby face pa yung mukha, the best to. Ito dapat ang gamitin nila. So, yun guys. Sabi ko lang yun, nalinis yung mukha ko. Then, yan, medyo nag-lighten na yung mukha ko. Then, yan,
para kasi screen routine yung ano natin, vlog natin. So medyo nag-ayos ng konti ang inyong CC. Nag-lipstick ng konti at nagkilay ng konti, guys. Yan, konting polvo lang. Then yan, nag-flex ko lang yung aking headband. Nag-iba ako ng headband today. Yan. So yun, guys, yung aking product review and ano naging effect niya sa akin. Okay sa akin yung aloe vera. Yan. Sa mga mahilig sa aloe vera, yan, okay na okay yan. Ilalag ko sa description box kung saan ko siyang shop na nabili. Authentic siya, guys. Hindi siya yung ano, yung ang tawag doon. Walang effect na nangyayari yon. Mabango siya, malambot sa mukha. Then yung mga ano mo diyan, yung mga blackheads mo, yung mga whiteheads mo, yon na nalinis niya, guys. Yan. Yan, guys. Oh, nakikita niyo mukha ko. Nung nakaraan, 'di ba, parang ang dami kong ano sa mukha. Yan, ngayon kakonti na lang yan. So, itutuloy-tuloy ko lang yan, guys. Yung paggamit ko na yan. Then, pag naubos, syempre, bibili ulit ako. So, yan. Eskinol. Yan. Eskinol and also itong gluta. Hindi siya sa akin hiyang. Yun, guys. Hindi to hiyang sa akin. So, yun lang, guys, yung aking masasabi sa product na ginamit ko. And yun, uulitin ko, lalagay ko na lang po sa description box yung mga link ng electric cleanser na itong kung shop siya nabili at para makapili kayo ng iba mga product na gusto nyo gamitin sa inyong katawan and also sa ating mukha. So yun, hanggang dito na lang, guys, at thank you so much sa lahat ng mga sumusuporta sa akin at sa mga patuloy na sinusubaybayan yung mga vlogs ko. Maraming maraming salamat. Mag-comment lang po kayo sa mga iba pang katanungan about sa ating product review ngayon. And kung gusto nyo ma-shoutout sa susunod pang vlogs, just comment down below. At isa-shoutout ko po kayo sa susunod ko pang vlogs. So anyway, hanggang dito na lang, guys. At huwag po natin kalimutang mag-subscribe at i-click ang ating bell button para ma-notify kayo sa susunod ko pang mga vlogs, guys. And also, don't forget to like and share this video kung informative and also napaka ano ng ating vlog na to, interesting, informative pa, guys, ha. So yun, guys, hanggang dito na lang at maraming maraming salamat ulit. See you soon to my next vlog, guys. Bye bye.